Okay, magandang hapon po muli sa atin lahat, mga ma'am at sir. Nais ko lamang pong i-report sa inyo na ang nagagastos na po namin dito sa aming pinapagawang bahay ay nasa 920,000 na po. So wala pa po kasi dyan yung bubong. Pero konti na lamang po, pag po kasi nabubungan yan, eh halos tapos naman na tayo. So magkano pa po ba ang kulang natin? No? So yung pong bubong kasi, 30% pa lang po yung naibigay namin, meron pa pong kulang doon. So meron pa po tayong kulang na 50,000 at sa magiging labor po niya na 23,000 pesos. Total po niya ay 73,000 pesos. Tapos, dahil wala pong supply ng tubig dito galing sa Nawasa, order po ako ng Jetmatic. 20,000 po yon. Tapos, yung bintana na 39,000, nakapag-down pa lang po ako ng 20,000. So, kulang pa po ng 19. At, yung pinto po, nag-down pa lang din ako, kulang pa ako ng 27,000. So, ang total po nun ay 139,000 pesos. At ngayong hapon po, pina-estimate ko kung magkano yung magagastos sa kabuuan ng magiging kisame. Meron po kaming rough draft na 27,500. So, ang total po niyan ay 166,500. So, yan po ang kailangan naming erase pa para makumpleto ng buo ang aming bahay. Okay, so yung pong ginamit natin dito sa pagpapagawa ay iniloan lang po namin mag-asawa sa GSIS. At tig 400 po kami. At yung remaining na kailangan po namin, uutangin naman namin sa bangko. Kahapon po, nakapag-release ako ng pera kung saan meron akong nakuha na 170,000 pesos. Doon po sa mga kakulangan pa, mukhang kukulangin pa, kaya dapat mag-raise pa ulit ako. So, yan po ang pinanggagalingan ng mga pera ginagamit namin. Ngayon, lakasan po talaga ng loob eh. Medyo lilita po talaga yung magiging take home ko, kaya talagang medyo sabi nga nila, dapat mahigpit ng sinturon. Pero bagaman na mahihirapan na po kami, at least meron naman na kaming sariling naipundar na bahay. So, yan po ang pinagdadaanan namin ngayon. Hindi lang po siguro madaing, pero utang po lahat yung mga ginagamit namin na yan. Kasi baka may nagtatanong, karami atang ipon ng mag-asawa na yon at napakalaki ng bahay na pinapagawa, marami nga po kaming pera. Pero yan po utang. Na dapat bayaran. Sa GSIS po 10 years to pay yung kinuha namin . So, 10 taon namin paghihirapang huhulugan yung ginagamit namin ngayon. So, wala po talagang perang galing sa bulsa namin. Yan po galing sa mga lending institution. Pero bagaman galing sa utang, hindi naman po kami nagsisisi dahil yun nga, meron kaming naipupunta. So, sa mga wala pong bahay, lakasan po ng loob. Kailangan magpundar tayo dahil hindi po tayo mga bata. Kailangan isecure natin yung future ng ating mga anak. Katulad nga po namin na maliliit pa yung mga anak namin. Kailangan ma-sure namin na
meron silang bahay na masisilungan hanggang sa sila ay umiwalay sa amin. So, hanggang dito na lang muna po. Magandang hapon po sa ating lahat.